Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kagaya nga po ng ating paunang salita, tayo pa po ay nasa Oktaba, walong araw ng pagdiriwang natin para sa Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Na gano'n na lamang yung kagalakan ng pagdiriwang, kaya extended 8 days. Ano ho, mga minamahal kong mga kapatid. Magkaganon pa man, mainam ng pagnilayan natin mga minamahal kong mga kapatid sa haba ng ating pagdiriwang na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. What life-changing effect does Easter does to us? Anong klaseng pagbabago ng buhay o pagbabago sa ating buhay ang ginagawa ng muling pagkabuhay ni Jesus at dapat na maging pagbabago sa ating buhay pananampalataya? O minamahal ko mga kapatid, dalawang bagay ang nais kong puntuhin. Una, we must become believers. No? Maminamahal ko mga kapatid, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, inaasahan niya na ang magiging epekto nito, magiging mga mananampalataya tayo, naniniwala, no? Sa muling pagkabuhay ni Jesus, maminamahal ko mga kapatid, not just by evidence, not just by any proof, but the faith brought by that proof and evidence. No? Maminamahal ko mga kapatid, nagiging mananampalataya tayo at pinaniniwalaan nating buhay si Kristo, hindi lamang sa mga pureba, hindi lamang sa mga ebidensya, kundi dahil sa pananampalatayang dala ng ebidensya at pruweba ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ngayon mga babae, matapos na makita yung pangyayari, may pruweba na sila, may ebidensya na, magkahalong takot at galak yung namumutawi sa kanilang puso at isipan, pero dinagdagan ni Jesus ng pananampalataya. No? Kaya nga bilang mga Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, sa bawat pagdiriwang natin na muling pagkabuhay ng ating Panginoon, no, dapat mas lumalakas yung pananampalataya natin sa kanyang muling pagkabuhay. Ano? Na kahit anumang sabihin natin ay maling balita o sabihin natin maling ideya ang marinig natin, basta tayo nananampalataya, buhay si Jesus. No? Buhay si Jesus at tinubos niya tayo sa kasalanan at kamatayan. Mga minamahal ko mga kapatid, yan ang unang epekto, no? Na muling pagkabuhay. At yan dapat ang maging epekto na muling pagkabuhay sa atin bilang mga mananampalataya. No? Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, no, bukod sa pagiging believers, no, kalinsabay at kaugnay noon, kung tayo nananampalataya at naniniwala, then we become evangelist. Tagapagpahayag ng mabuting balitang ito na buhay si Jesus. Kaya nga po yung mga babae, ano, dali-dali na pumunta at ibabalita sa mga alagad. Hindi ho chismis yun, ha? Na minamahal ko mga kapatid, at hindi nagmamarites itong mga babaeng ito. Bakit? Kasi yung dala nilang kaisipan, kung sabihin natin dala nilang balita, came from the very source. No? Hindi lang hearsay, hindi lang nila napakinggan. Kita nila mismo na walang laman ang libingan, nagpakita pa si Jesus na buhay na buhay sa kanila. No? Ebidensya pati nung sugat na natamo niya sa kanyang pagkuhirap. Kaya tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapahayag natin ng mabuting balita o sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, no? Huwag natin huwag kakahiya. Huwag din tayo magdadalawang isip na ipahayag ito sa iba. Eh kung magmamarites lang tayo at buhay ng iba ang ating ibabalita sa ating kapwa ay kabilis eh. Ang minamahal ko mga kapatid, ang bilis. Pero pagsalita ng Diyos, ay bakit pinag-iisipan pa natin?
No? Dapat agad-agad at dali-dali, kagaya nitong mga babae. Walang patumpik-tumpik, agad-agad. Pumunta sila sa mga alagad, ipinamalita. Hindi sila nagmarites, bagkus ipinamalita, na ipinahayag yung kanilang karanasan, no? Yung pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay sa kanilang harapan. Kaya tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, ito nawa at dapat maging epekto sa ating buhay pananampalataya na muling pagkabuhay ni Kristo, na dapat tayo maging mga ebanghelista, tagapagpahayag ng mabuting balitang buhay sa Jesus. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at kailanman.